Ngayon, tutulungan naman natin yung mga teachers kung paano ba mag-set up ng kanilang lessons. So, pwede rin tayong mag-screen record at mag-stream ng live sa FB using OBS. Paano nga ba ginagamit si OBS? I-explore natin si OBS. Samahan niyo ako. Tara! Ang una natin kailangan i-consider, kailangan meron tayong OBS software. So, ang OBS software ay free lang po. I-type lang po natin sa Google natin or i-search natin sa Google yung OBS. So, start tayo. So, ang unang kailangan nating gawin ngayon ay to record. Like, for example, magre-record tayo ng ating mga PowerPoint lessons ng ating ipepresent sa ating mga bata. So, unang kailangan gawin, mag-i-insert tayo ng scene. So, introduce ko muna sa inyo. So, eto si scene. Dito, nakalagay kung sino ba ang, or ano ba ang ipoproject mo. PowerPoint mo ba? Mukha mo ba? Or combination of two. Dito naman sa sources, dito yung, it includes PowerPoint, pati yung mismong video mo, ng yung camera, sa video capture, etc. etc. Okay. So, dito muna tayo sa scene. Scene number one. So, halimbawang ang gusto kong makita ay PowerPoint. So, kailangan bago tayo mag-insert ng PowerPoint, naka-open muna si PowerPoint. So, ano ba ang mas magandang interface ni PowerPoint? So, apunta tayo sa slideshow. Tapos, set up slideshow tayo. So, mas maganda kung ito ay browse by an individual window. Kasi para iwas lag, iwas hang. So, okay tayo dyan. And then, kailangan bago tayo mag-set ng source na using PowerPoint, nakabukas muna si mismong PowerPoint, etong PowerPoint na ito. O, in this case, lagay na natin siya sa presentation. So, since naka-window siya, ito yung magiging palalabasan niya. Okay? So, punta tayo, balik tayo sa OBS. Ayan. So, sa scene number one, mag-a-add tayo ng source. So, pag-a-add ng source, kailangan lang natin pindutin yung plus sign. Itong plus sign na to. So, pindutin natin yan. Para makuha si PowerPoint, gagawin natin, pipindutin natin si Window Capture. Ayan. So, Window Capture, pangalan natin siya ng PPT, for example, since ito ay PowerPoint. So, okay natin. And then, after that, window, may lalabas dyan na window. Meron dyang mga arrow. Ayan, arrows. And then, drop down arrows, by the way. So, eto po. Ipipindutin lang po natin kung ano yung PowerPoint na gusto natin na i-present. So, ayan. So, ayan na po siya. So, okay natin yan. So, eto sa PowerPoint na to, since naka-project na siya, pwede siyang i-resize. Ayan. For example, i-resize natin siya. Ayan. Pwede siyang palakihin. Pwede siyang iayos. Okay? And then, halimbawang, ito yung una nating scene na yung PowerPoint. Halimbawang gusto ko naman makita yung mukha ko. Halimbawang, magdi-discuss ako na gusto kong ma-recognize ako ng mga estudyante ko na ako yung teacher. So, ang kailangan natin, isa pang scene. So, paano mag-add ng scene? So, add lang tayo dito. May plus sign dyan. So, scene number 2. Okay na yan. Or pwede nyo rin pong ibahin. Next, mag-add tayo ng scene. So, kailangan dito sa scene na to, makikita tayo. Okay? So, ang gagamitin naman natin, o yan, nag-plus sign po ulit ako. Then, video capture device naman po tayo. Ayan. And then, okay lang po natin yan. Ayan, makikita natin yung sarili natin. Ayan. Okay? So, ito ay pwede rin natin i-resize. Ayan, pwedeng palakihin or pwedeng paliitin. Depende po sa ganyan po ang ating gustong ipakita. Next, number 3 naman po tayo. Pwede po bang combination ng dalawa? Pwede po. Okay, si number 3 tayo. Ganun din po ang gagawin natin. Mag-a-add po tayo. First window capture. So, since meron naman na po tayong nailagay kanina na PowerPoint, add existing na lang po tayo. Then PowerPoint, PPT. Then okay. So, ayan na po siya. Resize po ulit natin siya. Ayan. I-resize natin at saka i-position natin. Ayan. Okay. Next po. Halimbawang gusto ko naman yung sarili ko yung makita dito sa mismong PowerPoint.
Nakatulad sa mga webinars po ng mga teachers na meron nakikitang maliit dito sa gilid, halimbawa. Okay? So, add ulit po tayo. So, ng video capture device po ulit. Since meron na po tayo kaninang video capture device na nailagay, so add existing lang po ulit tayo. Ayan, then click OK. Add existing video capture device. Then okay. So, ayan po. Then, kayo na po ang bahala sa pag-resize at kung saan nyo po siya magandang ilagay. So, ayan po halimbawa. Ayan. Then, paano po mag-record? So, pag-record po, lalagay lang po natin, pipindutin lang po natin dito yung start recording. So, in this case, nire-record ko po kasi yung mismong presentation ko sa inyo para po ma-share kung paano po mag-recording using OBS. Ayan po, start recording. Halimbawang, tapos na naman po kayo, stop recording. So, in this case po, ayan po, pupunta po tayo sa PowerPoint. Then, click-click nyo lang po. Since naka-record naman po siya, ma-record din po kung ano po yung nandito sa mismong inyong presentation. Okay? Ayan po, quadratic equations based on the most essential learning competencies. Ayan po, ito po yung aking presentation. Okay? So, ganun lang po mag-screen record or mag-recording using OBS. So, ang susunod na pan po natin ay kung papaano po tayo magda-live stream using FB or kahit ano pong social media platform. So, in this case po, since ang pinaka-accessible na social media ngayon ay Facebook, gawa po tayo ng Facebook Live video. Okay po? So, una po kailangan natin gawin, i-prepare po yung mga scenes, yung mga sources. Since kanina po na i-prepare na po natin yun, pwede na po tayong pumunta sa mismong streaming. Ito po si scene number 1, yung mismong PowerPoint lang. Scene number 2, ito po tayo. Next, scene number 3, yung combination po ng dalawa. Okay po. Next po, kiklik po natin si settings. Ayan, ito po si settings. So, may lalabas po dyan na, ayan, mga options. So, pupunta po tayo sa stream. Okay? So, sa stream po, meron po dyang mga options. Ayan, meron pong mga choices na pwede po tayong piliin. Pwede pong Twitch, YouTube, Mixer, Facebook Live. So, in this case, magpe-Facebook Live po tayo. Then, get stream key po, pipindutin po natin. So, pag get stream key po natin, pupunta po tayo sa mismong browser po natin. Kung meron po ba tayong Microsoft browser or yung Google Chrome. So, depende po. Ayan, hintayin lang po natin siya. So, depende rin po ito sa ating internet connection. Ang paglalive po natin. Ayan. So, meron na po tayong lumabas na window. So, hintayin lang po natin. Ayan, nakalagay po dito, create live stream. Ayan po, sa Facebook po. So, sana po, no, kapag mismong araw na po ng online natin, online classes, hindi po natin ma-experience yung ganitong mga internet traffic. So, pero parang imposible rin po iyon. So, ayan po. Nandito na po tayo sa Go Live with Your Gear. So, then get started. Since nandito na po tayo, after po natin pindutin si Get Stream Key, mapupunta po tayo sa mismong window. Then, Get Live Stream po tayo or Create Live Stream po. Ayan. Pag-create po ng live stream, may lalabas po ulit dyan. So, remember po na kailangan po natin ng stream key. Ayan po. So, meron po tayong ilalagay dito. Ano po yung ilalagay natin dyan? Nandito po sa mismong window po na ito. So, intayin lang po natin. So, medyo matagal po talaga. Ayan. So, nakikisama naman po sa atin si internet. Okay. So, by the way, dito po, ang audience po muna natin ay yung sarili natin para po hindi ma-broadcast muna yung kung sino-sino yung mga nanonood since tayo po ay nagtetest lang po ng OBS live stream. By the way, ito rin po ay ginagamit ng mga gamers. Halimbawa po sa ML, yung LOL ng mga bata, ginagamit din po nila ito. Pwede rin po tayo maglagay ng green screen sa likod para po maiba yung background natin. Okay, so nandito na po tayo.
So, kailangan po natin ng stream key. So, ayan, nilagay ko po muna dito, only me. Pero kung gusto nyo po mag-live, nang gustong makita ng lahat, papalitan nyo lang po iyon. Set to public po, for example. So, in this case, ako po muna. Then, baba po natin yan. Ayan. Meron po dyang, eto, stream key. Ang gagawin po natin dyan, ika-copy natin. After natin makopy, babalik po tayo dito sa settings ng OBS. Then, ipe-paste po natin dito yung mismong, yan, yung code. Then, i-click po natin si apply. Then, okay po. Ayan. So, start na po tayo mag-live stream. So, paano po ba mag-start? Lagay po natin yung start streaming. Pindutin po natin yung start streaming. Ayan. Ayan. So, mag-start streaming na siya. Punta po ulit tayo dun sa window natin kanina. Ayan po, kung mapapansin po natin, connecting live video na po siya. So, kailangan din po nating tandaan na i-press po natin yung go live. Kapag di po natin pinress yung go live, hindi po tayo magla-live. Okay? So, eto po, go live po natin. Ayan. So, depende po sa inyo kung mag-a-add po kayo ng title. So, in this case, mag-add po tayo ng title. Lagyan po natin dito ng test. For example, since nagte-test po tayo ng ating OBS. Ayan. So, ayan. Ayaw po yata. Ayan. Test. So, then, go live. Yun. So, nag-start na po siya mag-live. So, ano po ipoproject niya sa live? Ito pong nandito. Kung ano po yung nasa scene po natin. Since ang scene po natin ay scene number 3, dalawa pong platforms yung gamit po natin, ito po yung magpa-flash sa ating live stream. Tingnan po natin. So, ayan. Paano po natin makikita? Punta po tayo dun sa mismong profile po natin. Ayan. Kailangan po nagla-live na po siya ngayon. Okay. So, ayan po, punta po tayo sa ating profile. Okay po mga kapatid. Ayan. So, depende po talaga sa internet connection kung gaano po siya kabilis. Pero actually, nagla-live naman na po yan. So, ito po ang ating live stream. So, kung mapapansin nyo po, kung ano po yung nasa scene number 3, siya rin po yung nasa mismong FB live po natin. Okay? So, next po, alimbawang gusto ko yung mukha ko lang yung makikita. Ayan po. And then, punta po tayo sa mismong live stream. So, by the way, etong si live stream po ay medyo delay ng konti. Ayan. Tingnan natin na makita yung mukha natin. Mukha ako. Yan. So, ayan na po yung mukha natin. Mukha ako pala, hindi mukha natin. Okay? Ayan po. So, ayun lang po kung paano mag-screen record at the same time mag-start po ng live stream using OBS. So, I hope na nakatulong po ako sa inyo. Dear teachers, good luck po sa atin sa bagong normal. Kakayanin po natin ito. So, sulong, edukalidad.